is Roger. Parang i-expect na natin kung ano yung magiging kinahinatnan ng early game natin. Kaya yun ang isa sa mga talagang kailangan ingatan dito ng mid-trio, kumbaga ng EAC, na hindi sila magpabuli ng ganun kalala. Yeah. At dahil hindi rin naman tayo masyadong pwedeng mag-expect pa ng talagang early ng 5v5 eh. Kasi ano pa to, kailangan crucial yung mga early waves para sa both sides nila. And in terms of wave clear, medyo magiging challenging din naman. Pero grabe, napakagandang sportsmanship yan. Yung good luck. Wow. No? Siyempre, yan naman kasi talaga ang kailangan na nating makita dito from the teams. Hindi natin mamimension kaagad, but at the same time, so, these, are these are both of the teams na nanggaling sa court, sa basketball court or saan mang ibang court na pinagagalingan nila from their arenas, and now they're translating into the land of Dawn. So it's very important for them to be able to show their versatility. Yep. At the same time, kung ano man yung magiging itemizations nila dito. Mm-mm. Ezreal with this mystery shop, malaking bagay ito, especially with the Farsa, but at the same time Puppet dito, maganda yung nakikita ko sa mga pakito junglers lately, and especially nung simula nung nilabas siya ni Cartesi, no, nakita natin yung capacity na tong Puppet, ito nga pakito na lumalancelot din kasi yung kanya nga pwedeng ipakita. Kaya naman pwede siyang idagdag eh talaga sa Arsenal if you are a core. Pero kung titingnan din natin, magagamit mo siya as long as makuha mo yung perfect tempo na kailangan mong makuha. Now, important dito is makapag-rotate siya at makapick off kung saan man siya pupunta. Pero going towards the bottom side, kung saan nandoon itong Pobius, and then dun sa taas naman kung saan nandoon yung X-board, medyo mahirap pumick off kung ikaw ay isang pakito. Yun na nga eh. But speaking of pick off, muntikan pa doon si Sabaw, pero mukhang magiinit lang siya. Nagpapainit lang kasi sila. Diba? First 2 minutes pa lang naman, pero dito mainit na kaagad. Dahil si Ace ay patalon-talon. Wala na siyang ibang magagawa doon. Habang si Bergs naman ay magpapaapoy na ulit, pero si Puppet ay hindi na lalapit because so far this is 1-0 para sa side ng EAC. Alam mo, hindi kasi umabot yung ano, kalan. Ah, nawubusan ng gasol. Pinaluto yung fishbowl. Ay, oo. Pinaluto yung fishbowl. Kaya hindi pa siya nakakapaso sa balat. Kasi kailangan muna siya painitin para makapaso ka talaga. Pero yun, it's a free turtle para dito sa Colegio de San Juan de Letran. Napakaganda nung successful pick-off yun para sa side ng EAC. Kaso yun nga, nagkaroon lang ng opportunity ang nasumagot ang San Juan de Letran dahil napaka-low on HP na rin nila after that gank. Hindi kasi gaya nga ng sinabi ni JTZ kanina, hirap sobra na bigyan at pitasin itong dalawang side laners ng San Juan de Letran. So extra effort, kumbaga. Alam mo yun, extra effort yung mga kailangan mong ilabas. Napakalungkot nun kasi extra effort. Tapos hindi ka nakakuha. Tapos hindi mabibigyan. Yun ang mahirap dun. Pero wag nating palungkotin ang mga manonood kasi yun ang nangyayari dito. Ace so far, nag-transition siya mula doon sa baba na napitas nga siya doon kanina sa bot side. Lumipat naman siya dito ngayon sa top lane. So maganda yung nagiging mind games dito coming from the side of Letran. Ipinapakita nila all throughout that they really have what it takes. Kaya nga sila 3-0 eh. Mm-hmm. But at the same time here, Clock of Destiny na coming in from Ace here. Looking at the items, bumubuo pa lang lahat eh. But at the same time, Clock of Destiny in 3 minutes, very important. And actually, ito, napapansin na siguro ng mga casual viewers natin. No? Napansin nyo, no? Nagpalit si Pobius and then si X-board. Mm-hmm. Ano yung naging effect nun? Nakita natin ang aga ng Clock of Destiny. Yun yung nakukuha mo kapag pumunta ka muna doon sa side ng gold lane. Mm-hmm. Doon nakita natin dyan, ano yan, parang visual bug lang yan. Pero gold lane yan. Kasi nandun sa nasa kabila yung turtle kanina. Yeah. So as we see, magkakaroon lang tayo ng very minimal pause. Pero going back to the point, nakita natin sa pro players, nagpapalit sila ng lanes muna. Ukuha muna ng XP yung nandun sa XP lane, then magta-transition sila dun sa taas. So magkaiba yan. Kukuha muna ng gold for the item yung isa, and then the other one, kailangan niya munang magpa-level para paglipat niya dun, ahead na siya ng level dun sa nasa gold lane kasi XP lane siya galing. Kumbaga, labanan talaga to ng level up kung sino yung unang magta-transform. Yep. Mag-evolve, no? Pero speaking of which naman dito, speaking of evolution, maganda rin naman kasi yung scaling capabilities coming from the side of EAC. Pero so far, nakukuha ng Letran yung kanilang tempo para makaangat sa early game. So what can EAC do here to at least level the playing field? Kasi so far, parang nauunahan sila sa rotations eh. Delikado talaga sa kanila yung mag-front basta-basta considering na this is a Hylos and a Valir na kumbaga mag-a-attempt ka pa lang na sugurin sila, parang napakarami na nilang cancel sa'yo. At parang alam mo yun, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papunta ka pa lang papaurungin na kita, gano'n. Iniba ko lang. Pero yun, ang isa siguro sa talagang
magiging tricky sa kanila dito is positioning, and maganda kung si Hamador dito on this Esmeralda yung makakapag-disrupt agad ng positioning nila, kumbaga, pero napakasakit. Oh! Ace, yan yung sinasabi nating slam dunk, you know, guys. Grabe talaga, pero going back, hindi pala tayo pwede mag-going back kasi mapipilitan mag-fedal airstrike sa kitna si Ezreal na commit na doon ng Glorious Pathway. Pero ano naman, sasalubungin dito ni Puppet, pero hindi pa talaga tapos muna. Hindi pa talaga tapos dahil si Puppet Choy napapalaban, nandun na naman si Amador, hinahampas ng kanyang mga tayla itong si Rookie at mukhang mawawala na lang siya basta-basta. Si Asi Taulaba ay lumalaban pa dun sa, alam mo yung hiwa-hiwalay, kumbaga M-Das yung nangyari. Multiplication, sama-sama jutsu muna, tapos nag-divide sila dun sa laban. So yun yung nagiging laban nila dito, pero so far medyo dikit pa rin yung laban even with those two kills. Tutuwa ang ating kill score, pero yung gold parang pantay pa. Dito mo makikita ngayon yung kunat ng side ng Letran. Nakita natin yung pader ata nung Intramuros yung dinala nila dito, kaya ganito sila kamunat. And magiging problema yan pagdating sa late game, lalo na kung early game pa lang hindi mo sila ma-pick off. What more pa pag tumaba yan o kumunat yan, lalo pa onto the late game, lalo pat nandyan si Bergs na kayang-kaya kayong itulak kapag papalapit kayo. Yeah, oh, that lang is very true. And speaking of which, the Falling Star Moon Falling Star and the Feather Airstrike combo is gonna be there para sa side ng EAC, pero sino makakakuha ng Lord? Yan ay si Puppet, and the Puppet Show is absolutely present right now, never absent. Yan ang sinasabi ng ating mga guru sa ating mga estudyante. And speaking of which, Ace is really running here, pero nandun na naman si Asi Taulaba sa center position. Where are you going? Going, my boy, Ezreal, you really fly, fly away, Skyline Pigeon, fly, but at the same time, 2-0 para sa side ng Letran. Nakuha man nila yung turtle, may pagbawi naman kasi dalawa yung hero na nawala. Napakalupit nung naging pag-juke doon ni Puppet, eh, kung titingnan natin kanina. Kasi kung tutusin, rookie or a while ago, pwedeng-pwede siya makakuha doon ng cleanup eh. Yeah. Pero hindi niya yun nagawa dahil grabe yung ikot ni Puppet, na parang grabe yung pag-control sa kanya. At eto na, susubukan nilang i-punish ang pagkalalim dito sa bow. Kaso yun lang, medyo makaka-flicker out sa pader. Immortality will be popped, pero the Glorious Pathway at ang rest back niya. Teka lang, hindi siya makaka-rest back. Andito na naman yung Avengers. Eto na yung 10-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 
you, nandito na siya sa likod. Ba, backdoor pa na. Kasi meron nga sa basketball, diba dun sila nanggaling. Backdoor play talaga ang pinaka-effective na lineup so far. Pero dalawang heroes na naman ang nawala para sa side ng EAC. And nawala pa yung bottom lane turret coming in from the side of the Generals. And the items, so far kung titignan mo, 3.1 pa lang itong si Paquito. Habang si Roger Rookie, 4.2 na. Malaking diferensya. Kasi nga may kasabihan, diba? The one who controls the rebound, controls the game. Kaya dapat talaga solid yung backdoor dito. At yung ginagawa ni Amador. Ha? Pero kailangan niya rin ng proper, aside from proper positioning, kung sino yung dapat niyang i-target. Nakita natin sa sequence na yun, hinahabol niya itong si Burge. Kasi yun yung kaya mong pitasin eh. Kapag nagka-clash, yun yung pinakamalambot kasi. And then, saka mo na lang po problemahin itong mga solid, yung mga maukunat ni heroes para sa side ng Letran. At ito na naman yung susunod nating turtle na sino kaya makakakuha? Ito na naman. Parang panibagong bakbakan na naman. Ayun, naman, ayun o, kinukomplete na naman nila yung MDAS na una sa multiplication pero skinip na yata nila yun because nilatag na ang green carpet dahil si Hylos dito. Tinitignan talaga nila. Okay, mababawasan na yata because the third airstrike is gonna be there pero si Ace nandoon pa sa likod. Binabox out niya. Ito yung literal na sentro ng basketball game na wala ka ng ibang kailangan gawin. Diyan lang kayo sa bahay nyo. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. At yun yata yung nangyayari dito. Pero si Puppet, sabi niya, ginti lang or api lang ang walang gante. Hindi ako yun ngayon. Because of the fact, kahit nakuha ni Rookie itong turtle, nakabawi naman si Puppet. Pero so far, Letran pa rin ang nakakalamang sa ngayon. Actually, alam na ng EAC kung ano yung dapat nilang gawin. As mentioned kanina si Jamador, pwedeng-pwede niya lang i-disrupt yung positioning dito coming in from yung Colegio de San Juan de Letran, yun ang isa sa mga magiging talagang keys to victory nila sa isang clash. At yun na nasabi ni JMTZ na yung targeting talaga, which is yun talaga yung clear na attempt niya kanina. Kaso ang nangyari doon, kahit na naging ganon, napakalaki na nung damage sa front at sugod na sugod talaga dito si Sabaw at si Asitaw, ay si Sabaw, si Asitaw Lava, pati si Bergs, na parang sinubukan man niyang i-disrupt yung positioning,
hindi na rin nakayanang i-back up nung kanyang mga kasama eh. Parang mm-hmm. napaback na rin sila dahil din sa pressure dun sa front. So, kumbaga, hindi na basta-basta sapat yung pambabackline mo. Mm-hmm. Na parang hindi kasi na nasa-sustain dito yep. ng front naman, ng EAC, yung kailangan pa nilang i-sustain habang sinusubok naman ni Jamador na mag-backline dito. Mm-hmm. So, ngayon, siya naman ang na-isolate at nabigyan doon. Napakagandang attempt noon on their side. Kaso, kailangan na nila lalo timbangin ngayon talaga. Napaka-crucial na sitwasyon na ito para sa kanila. You know what? I'm thinking of what JMTC said a while ago. Mm-hmm. Yung doon sa recent patch because of the Popolin Koopa. Even though meron kang sustain na side lanes, what's important is for you to actually have that hard tank yes. para ma-sustain yung damage na yun. But because of the recent patch, hindi na ganun kakunat mm-hmm. itong si Yanti with this Popolin Koopa dahil mas makunat na yung tao kaysa yes. doon sa man's best friend. And to begin with, hindi talaga siya makunat. And then lalo pa ngayon, hindi na kumakagat sa kanya yung defensive item. Look at rookie, madali na lang kasi siya mapipitas. Pag pinook mo si Koopa, madali na lang mahuhuli si Popol kasi kailangan niya pa ng ilang segundo para mapakita yan ulit. Pero meron tayong feathered airstrike na magaganap dito pero merong pagtalon. Ito na ata si Amador. Oh, Amador here. Mukhang magbaback muna siya kasi medyo hindi yun yung nagustuhan niya. Pero si Puppet nandito na naman. Atake si Ace nandun sa likod. Pero ito na talaga ang slam dunk contest. Isang talon na lang hinihintay ko. Tumalon ka na please. Pero hindi yata yun yung mangyayari. Because of the fact na dahil wala doon ang Astaroth's Eye as of the moment. But at the same time, nandito si Sabaw. Kumukulit lang doon sa orange buff as Puppet is desperately trying to take the rest of the map availability para sa side ng EAC. Pero so far, the bully is really there. Napaka-social pala ng brand nung fishball, no? Astaroth's Eye. Astaroth's Eye. Ang social pala ng brand nung fishball. Saan ba nabibili yan? Saan ba nabibili yan? Kasi parang hindi ko yan nakikita. Siguro yung ano niya, yung mga, nasa freezer siya na hindi mo nandun sa pinakataas. Nandun sa mga pinakataas, yung mga hindi ko nakabot kasi basta alam mo na yun. Pero yun, actually, totoo yun, yung Popol and Koopa ngayon na considering yung adjustments na ginawa sa kanya, hindi na siya sobrang, yung parang gusto mong maging pinaka-front mo lang basta-basta na tagasalo ng damage. Kumbaga, ayun na! In the first place, hindi siya makunat, pero look at rookie ngayon, sasagutin naman siya ng teammates ng EAC, kasi makaka-flicker out pa din siya at mawawala pa ay si Yanti. Grabe, parang nag-walk out lang dun si rookie. Hindi mo alam, ito yung teacher na sobrang hindi na talaga makapagpigil para ito na point na kailangan niya talaga mag-walk out. Pero ito, ang walk-in pwedeng-pwede sa Last Insanity coming in from Sabaw. Mainit na talaga ang Sabaw. Hindi na nila masusustain yan as of the moment. Pero si ito rookie, si Rookie. Yung gumagawa ng pangarap. Rookie, medyo risky, nagiging bayani. And so far, the Lord will be able to take you down. Wala ka ng ibang kailangan dun gawin. What do you think of those? Kasi maganda naman yung intention nila eh. Wala yung iba sa heroes coming from the side of EAC. Pero medyo delicate yun eh. Alam mo yung ginawa niyang ganun, medyo kasuklam-suklam siya sa iba. Pero kung titingnan din natin, it should be Ace. And then syempre itong siya, yung tropa natin si Sabaw na dapat pumronta doon mm-hmm. para sa pagkakataon. Sayang kasi yung Lord. Pero kung titignan natin, no, dahil nga nandiyan na yung Lord and now, enhanced na siya, mas madali, mas maganda nang ito yung kunin ngayon mm-hmm. ng side ng Letran. Kasi syempre merong ano yun, merong Untog of the Thousand headbutt yan. At yun na nga yung gagawin dito ni Asi Taulaba. Grabe, nilatag kagad yung red carpet pagkakita boom! Doon sa mga Sabo! Members ng EAC at talagang bumomba na naman itong si Amador habang si Yanti yata ang susunod na mamamatay ngayon taon. Pero si Shang-Chi sabi niya, hindi ako papayag. Woo! Kaya kong isustain yan, buddy, dahil ako ang taong may pangarap. And speaking of which, itong si Asi Taulaba ang mapapabagsak sa falling center position. Woo! The falling star moon. Amador is really trying to make things happen. Pero si Rookie ay makakapitas doon ng isa. Pero ang natitira, itong si Sabaw na mainit pa. At si Rookie na kukuha pa ng isa pa sa purple buff. Napakaganda na nagiging sagot talaga dito ng EAC each time. Nakukuha naman silang trades and answers against the initiations coming in from Cole de San Juan de Letran. Kaso that is exactly their problem. Kasi if you have the Popol and Koopa, you would want talaga na, kumbaga, Popol with his skills, with his stun, with his ngert-ngert, siya yung parang mauuna. Kaso hindi niya yung nagagawa against the combination ni Asi Taulaba pati ni Virgs na kumbaga laging nauunahan mag-initiate, maglatag ng glorious pathway, mag-stun ni Birch. And yun ang nagiging parang downfall nila kumbaga kasi Popol wala na nga siyang mobility and yung pinakaasahan mo sa kanya would be his setups, his semi-setups kasi it's just a stun na kailangan mong follow up. Hindi siya yung parang stun talaga na parang
mawawalan ng capacity completely yung kalaban mo, and it just lasts for a few seconds, and yeah. The fact na hindi na niya kayang gawin yun, parang majority of the time nakikita natin defensively na lang yung nagiging stun, hindi mm-hmm. aggressively mm-hmm. as like that, so hindi na natin nakikita talaga na kakakuha ng upper hand dito yeah. pagdating sa team fights so far ang side ng EAC, considering na pati si Xiong Shang-Chi parang hindi niya nagagawa yung kumbaga na hindi niya na-out-sustain din yung damage na nabibigay dito, which is usually one of the things that you would expect from a Thamos yeah. kasi mm-hmm. siya yung isa sa mga fumufrota talaga or mga nanggugulo. Madalas kaya yun ng kakat at okay lang na lumalim kasi kayang-kaya niya na parang maka-out at pumalag kahit lima-lima o apat-apat, pero hindi na niya nagagawang isustain dahil nasa stun din siya basta-basta ni Burks 11 yeah. on that Valir. So napakahirap talaga ng sitwasyon na ito para dito, kahit na team fight para dito talaga sa side ng EAC. Parang maganda sa kanila sana ngayon kung may ma-isolate silang place. Kaso nakikita natin, nagdidikit-dikit na lang talaga ngayon ang side ng Colegio de San Juan de Letran at ayaw nilang mangyari yun. Absolutely. Alam na nila yung lamang nila as of the moment. I'm really glad that you mentioned yung defensive stance nitong We Are Angry coming from Popol and Koopa. Kasi ito yung usual na inaabuso ng mga PNK users before the recent patch. Yes. And right now, what is very important here is nilatag na naman ang Glorious Pathway at nandun naman sa pinakailalim itong si Sabaw. Siya ang nagbistulang centro here pero mukhang mabibigyan si Shang-Chi, sumasapak na doon pero ang layo ng dinatnan dito ni Ace. Pinakita niya talaga na siya ang Ace player. 360 slam dunk windmill alley-oop, ibigay mo na talaga lahat. Desperado nang idepensahan ni Yanti, umisa pa pangalawang beses na yan, nakita ko na yan dati. Sabaw here is just really making things happen. EAC desperately trying to defend pero mukhang dito na yata yung matatapos JM because of the fact that the Knights have taken game number one. Grabe naman talaga. And mind you, no, yun yung sinasabi natin kaninang win probability para sa side ng Letran. Nakita natin yung kanilang pagkakunat, yun yung lumabas dito sa laban na to. And kailangan isipin dito ng Aya kung ano yung kailangan nilang gawin, especially Ezreal and Yanti. Medyo squishy as of the moment. And then, yung Pakito, kapag kasi wala yung, pagwala siyang turtle, hindi siya magiging si Ipo. Kasi hindi siya